Hi, hello, welcome back to my channel. So today's video na ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang setup ng rinse at saka spin. Kung lumalabas ba, kung meron bang tubig na pumapasok kahit nag-spin na yung washing machine o wala. So gusto kong sabihin muna na mayagkit yung adlaw sa ato ng tanan. Kaya maayo jud na adlaw no, sa ato ang tanan. Gandang araw sa ating lahat. So dahil today, wala kaming tubig. Ayan, walang tubig na lumalabas. Kailangan tabo natin ng tabo-tabo ang tubig. Kaya sisetap na natin ang ating washing machine. Power on. Ilalagay natin siya sa jeans pala. Limutan ko. Jeans. And then, isusok natin siya for 20 minutes. I-wash natin siya ng 15. I-rinse lang natin siya ng 2 times kasi nga wala tayong tubig. Isispin natin siya ng 3 minutes lang kasi maaraw naman. So, ayan. So, i-close muna natin. And then, hintayin natin na timbang niya yung damit na sa loob. So, ayan, hingi na siya ng tubig. Nilagyan ko na yan siya ng powder at saka ng Sundrops Color Safe Bleach. Ayan, nilagyan ko na yan. Kinuha ko na nga lang yung nilagyan kasi nga wala namang tubig. So, gagawin natin, syempre, itatabo natin yung tubig kasi wala tayong tubig. So, diba? Masaya-saya, no? Pag walang tubig. So, kailangan yung liters sa tubig is kailangan natin maabot ng 63 liters. Ayan. Abotin ako ng ilang oras sa paglalagay ng tubig. So, lalagyan ko muna ng tubig yung washing machine, then ipapakita ko mamaya kung paano siya nasa rinse na setup at saka sa spin dryer. Thank you, Lord. Mabuti naman at meron ng tubig, pero actually, mahina pa rin siya. Hindi ko na lang binalik yung ang lalagyan ng sabon dito. Yung ito ba? Kinuha ko na lang. Kasi useless din naman. So, gagawin natin, itatabo na lang natin ulit ang tubig para mas mabilis siyang mapulo. So, we will continue sa rinse mode niya. So, I leave the camera here para makita ninyo. So, ayan. Kapag feel niya na kulang yung tubig, dadagdagan niya yung tubig. So, dahil mahina yung tubig natin, so, i-open ko na lang ulit yung washing machine at talagang kulit yung tubig. Okay, ito na yung part kung saan kahit na nag-rinse na siya, naglalagay pa rin ng tubig ang washing machine. So, as you can see, we're done na po sa ating first na rinse. Thank you.
we are done po sa ating first rinse, sa ating unang pagbabanlaw. So, hindi na lang natin na mag-stop yung washing machine and then proceed na siya sa yung next na rinse. So yan, proceed na siya sa kanya ikalawang pagbabanlaw. So, i-open ko muna yung washing machine at tingnan ko kung gano'ng karakas ang flow ng tubig. So, as you can see, hila po yung flow ng tubig namin. So, hindi ko namin nilagay yung kanyang nalagyan dito. So, ang gagawin ko, nalagyan ko muna ng tubig and then nalagyan ko lang ang brownie. So, that would be enough kasi masyadong matapang ang brownie na to. So, pupunin na lang natin ulit ang tubig hanggang yung kanyang level na tubig na gusto ay makuha. Kung mag-isa. So, as you can see, nakuha na natin yung tamang tubig. Napuno na siya. Naging tama na yung timbang ng tubig na gusto niya. So, tatakpan na natin ulit. So, let's see kung hihingi siya ulit ng tubig o kung hindi na. So as you can see, tumingi pa siya ng dagdag na tubig dahil wala tayong tubig, so ubusan na lang natin. So ayan, tama na siya. So ikalawang banlaw pa lang po ito. So after this, magsispin na po siya for 3 minutes. So, tingnan natin sa spin kung maglalagay ba ng tubig yung washing machine o hindi na. So as you can see, tapos na po yung kanyang second rinse. So, hintayin na lang natin na ilalabas na yung tubig. So ayan. Nilalabas na yung tubig. So, hintayin na lang natin na ulit na matapos na kanyang rinse. Yung setup is na sa spin na. So, ayan na dito. So, meron lang ako 9 minutes na hintayin para matapos ang ating paglalaba. So as you can see, tapos na yung kanyang rinse, ano? So magsistart siya ng magsispin. Ayan. Titingnan natin kung anong mangyayari. So sa spin mode, ano? Kahit na nasa rinse na, ay paikot nyo na yung mga damit, meron pa rin tubig na lalabas kasi syempre hindi pa rin hindi siya masyadong nakita ng washing machine. Kaya kahit sa spin dry na ang mode ng washing machine, eh, meron pa rin tubig na lumalabas. Para pagkatapos ng spin dry, ipagkuha natin yung air dry na lang natin yung ating damit. So, sa spin po ng mode, yan po yung dami ng tubig na lumalabas. So, that is normal lang po, no? Na kapag sa spin mode is, meron pa rin tubig na lumalabas.
So as you can see, malapit na pumatapos yung kanyang spin. So hintayin na lang natin na magiging zero yung timer ng washing machine. So, ayan po. Tapos na po siyang maglaba yung ating washing machine. So, itingnan natin yung resulta ng kanyang paglalaba. Ito pong klase ng damit kapag hand wash lang po, iba talaga po matuyo. Pero, pag dito sa washing machine is mamoist na lang po yung damit. So, madali lang siyang matuyo. So, sa mga ito naman, halos tuyo na siya. So as you can see, tapos na po sa paglalaba. Sana po ay talungan ko po kayo sa mga questions nyo tungkol sa washing machine na ito. Kasi meron nagtatanong sa akin, bakit sa kanila is laging meron tubig na lumalabas sa washing machine. At saka bakit sa spin dry, eh meron pa rin tubig na lumalabas. So hopefully po natulungan ko po kayo sa mga questions po na lagi niyo pong tinatanong sa akin. So, see you sa aking next video po. Don't forget to like, subscribe sa aking channel. See you! Bye-bye! Marami pong salamat!